kong i-share lamang ko sa inyo na minamahal ang aklat po ng Isaiah chapter 46 verse 9 up to verse 10. Sabi po dito, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, walang gaya ko. So, nagsasalita po dito yung ating Panginoon. Wala po siyang kagaya. Verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa mangyayari na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sandali po tayo manalangin, Amang Banal, baspasan niyo po nawa ito ang inyong pong mga salita. Panginoon, nawa ay makapagbigay po sa amin ng sigla at lakas sa aming buhay espiritual at patuloy mo kami samahan sa oras na ito. Kasangkapanin niyo po nawa ang iyong mga lingkod na magbahagi po ng iyong maaaral po, Diyos. Ikaw po ang siyang malalhati, malakila po, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po na Jesus. Amen. Okay. Now, malinaw na sa ating binasa ay ang nagsasalita po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. No? At mabigat po yung kanyang sinabi, hindi lamang po mabigat, kundi ito po ay katotohanan na ang sabi po ng ating Panginoon, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. So, ang payo ng Diyos talaga po mananayo. Ibig sabihin, kahit po anong gawin ng Diyos, wala pong makakapigil sa Kanya. Tama po? Ibig sabihin po, ay anuman ang gusto ng Panginoon, sa Kanyang kaligayahan, nagagawa po niya ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. At ang Kanyang paggawa, hindi kayang i-resist na tao. Hindi kayang pigilan ng sinuman. Hindi kayang pigilan ng hari, ng presidente, no? Hindi kayang pigilan ng buong mundo yung nais po ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat alam po natin na wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Kaya, sa ating bilang tao, ay dapat po natin makita na ang buhay na ito ay galing po sa ating Panginoon, no? Hindi po galing ito sa unggoy o kanino man, no? Ito pong buhay natin ay galing po ito sa ating Panginoon. Okay? At alamin po natin kung ano po ba ang ginamit po ng Diyos para po mabuo ang tao na katulad po natin. Okay? Basahin po natin, mga minamahal, aklat po ng Genesis chapter 1. No? Dito muna tayo sa Genesis chapter 1. Okay? Verse 27. Sabi dito, so God created man in his own
the image of God created He him. Male and female created He them. So pag sinabi pong image, hindi po itong image na katulad ng mukha natin. No? Pag sabing image po, ay ito po ay tinatawag po na larawan ng kanyang katwiran. No? Larawan ng katwiran ng ating Panginoon. Okay? Hindi po larawan ng mukha ng tao. Okay? Ang tinutukoy. Hindi po ang Diyos natin, Espiritu. No? Wala po siyang mukha. Tama po? Sa lumang tipan. Okay? Wala po siyang tinatawag na physical body na katulad po natin. Because He is God. No? He is Spirit. He is Spirit God. And then, ang sabi ko dito, mga kapatid, ay ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang niya sila na lalaki at babae. So, sa madaling salita, ang naglalang pala sa atin, lalaki at babae, ang ating Diyos. Okay? So, paano tayo ngayon nilalang ang ating Panginoon? No, dapat malaman po natin. Okay? Genesis chapter 2, verse 7, kung ano ba ang ginamit ng Diyos sa kanyang paglalang. Okay? Sabi dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Saan daw tayo hinulma? Sa lupa. Sa alabok. Di ba? Kaya, minsan kahit anong hilod mo, meron pa rin alabok yan. Kasi, ang balat natin nito, ang katawan natin, physical, alabok po ito. Okay? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ano pa po sabi dito? Nung pinorma na niya ang tao na labok, and breath into his nostrils, the breath of life, and man became a living soul. O kaya tayo ngayon, buhay na kaluluwa, kasi hiningahan tayo ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Hindi yung hinga ng tao. Hindi po ganun. Ba? No? Minsan, hininga ng tao, pagkahingaan ka, minsan, hindi mo matim. Ba? Okay? Yung hinga, ibig sabihin, yung hinga, yung kanyang kapangyarihan, tama? Yung kanyang ginawa sa tao para magiging isang kaluluwang buhay. Kaya ang sabi sa Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So yun po yun ang ginawa ng ating Panginoon. So hindi lamang po mga tao sa mundong ito ay nakakaintindi at nakakaunawa ng mga bagay na ito. Tama po? Okay? Marami pong mga tao ngayon na hindi yung naintindihan kung saan po sila nang galing. Okay? Pero dito, malinaw po na ang Diyos talaga ang nag-form sa atin at nagbigay ng buhay. Kaya tayo ngayon ay isang kaluluwang buhay. Okay? Kaya po, pagka ang isang tao ay bawiin na ni Lord yung binigay na Espiritu o kaluluwa sa kanya, okay? Ay wala na po yan pakiramdam. Okay? Kahit man po anong gagawin, wala na po yan pakiramdam, mga kapatid. Okay? Kasi po, tandaan po natin, ang tao, pag namatay, saan pupunta ang kanyang katawan? Babalik sa alabok po yan.
Kasi galing dahil sa labok. Tama po? Babalik po yan sa lupa. At ang kanyang espiritu naman, o kaluluwa, ay pupunta sa Panginoon. Basahin po natin, no? Okay? Sa aklat po ng Ecclesiastes. Kaya mahalaga na alam po natin ito. Kasi maraming mga tao na pagka may nangyari sa pamilya, minsan, no? Sinisisi pa ang Panginoon. Diba? Katulad po noon sa Negros, isang born again, okay? Kakilala ni Sister Lani yung namatay, ay kasama-sama dati niyang pastora nila. Napakarami po yung kinuha sa kanyang pamilya. Una, kanyang asawa, sunod yung kanyang anak, no? Tatlo niyang anak, lahat yun kinuha ni Lord. Pero alam mo ba, sa likod ng kanyang pagka-Kristiyano, dahil nga po siguro mababaw lang, hindi niya alam ang aral ng Panginoon, diba? Sinisipan niya ang Lord. Lord, bakit ganito? Kulang pa ba yung paglilingkod ko sa iyo? Eh? Hindi po doon yon. Ang nangyayari po, katakdaan po yan ni Lord. Amen po? Katakdaan po yan ni Lord. Kaya nga, sabi ni Lord, I will do all my pleasure. Diba? Gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Eh gusto ni Lord kunin buhay mo, wala kang magagawa. Tama po? Kahit po mayaman ka man, kahit anong kalagayan sa buhay mo, once nakunin na po ni Lord, wala po talaga tayong magagawa. Kaya, bilang Kristiyano, tayo sa buhay natin, hindi dapat natin sisihin po si Lord. Amen po? Bakit? Eh, hiram na natin buhay natin lahat. Tama? Manapay dapat ay patuloy mo pa siyang purihin, no? Paglingkuran sa buhay natin. Kasi po, kung bakit nangyari mga bagay na yan, meron pong dakilang layunin ang Diyos. Okay? Siya po nakakaalam. Kasi minsan sa tao, akala natin, no? Sa unang pangyayari, akala natin, eh, hindi maganda, no? Pero bandang dulo pala, maganda ang kaparaanan ng Diyos, tama po? Bandang dulo pala, yun pala ang gusto ni Lord. O, di po ba? O. Kaya, hindi natin pwedeng sisihin po yung ating Panginoon. Manapay, dapat po natin siyang purihin, dakilain po sa ating mga buhay. Pasalamatan sa likod po ng mga pagsubukan sa buhay po natin. Ngayon, ito pong sinasabi mga minamahal sa Ecclesiastes, no? Verse 12, no? Chapter 12, verse 7. Sabi dito, okay? Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Sino daw nabigay ng espiritu? Ang Diyos. Diba? Ang ating daw katawang lupa, babalik yan sa labok. No? Ang espiritu, babalik yan sa Diyos kasi siya po ang nagbigay sa atin. Okay? So, sa madali salita, yung tinatawag po na death ay separation of the spirit from the body. Yun po yung separation na tinatawag. No? Separation of the spirit from the body. So ito po yun. Eh ang tanong, totoo ba sinasabi ni Lord? Babalik ba sa alabok ang katawan ng tao? Babalik. Okay? Kasi
kasi doon po tayo ginawa po ng Diyos. Kaya kung iyong titingnan ng malalim, eh kung ang Diyos ang siyang lumikha sa atin, ibig sabihin, walang magawa ang tao. Amen po? Walang magawa, kahit sino man siya. Kahit sa iyo pa yung buong Pilipinas, buong mundo, wala ka pa rin magawa sa Diyos kasi pinagkatiwalaan ka lang ni Lord na mga bagay na ito dito po sa mundo. Okay? Kahit sino man yan. No? Kaya, ngayon, ano po ngayon ang dapat natin gawin? Yamang nakita na natin na ang Diyos pala ang siyang lumikha sa atin. Ang Diyos pala ang may kakayanan na kumuha sa atin. Ang Diyos ang may kakayanan na tayo ay pagkalubang at tayo po ay bawian. Ano pong gawin ng tao ngayon? Kailangan ang gawin ng tao ay maglingkod sa Diyos. Tama? Okay? Bakit? Ano po bang sabi dito, mga minamahal? Yung sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Haring Solomon. Sabi po dito, Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Sabi po dito, remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Pag sinabi pong kabataan, wala pong age po dito na sinasabi, kung ang ibig sabihin naman po, habang tayo'y malakas, dapat paglingkuran natin yung ating Diyos. Tama? Yung ating Creator. Siyempre, ang Creator natin yung Diyos. Okay? Mahalaga yung Creator kaysa created. Tama ko? Mahalaga yung lumikha kaysa nilikha. O creation. Okay? Mahalaga ang Diyos. Para bagang ganito lang yan, ano po ba ang mahalaga? Yung krus na kahoy o ang napako sa krus? Siyempre, yung napako sa krus, di ba? Okay? Kasi ang kahoy na krus, pinagpakuan lang yan. Walang kapangyarihan yan, tama? Ang makapangyarihan, yung pinako, yung ating Diyos. Okay? Pero, natin, di ba siya napako sa krus? Hindi. Di po ba? Namatay siya, pero after 3 days, nabuhay siya naman. Muli, hindi naman siya natiling patay. Kasi Diyos po siya. Amen po? So, maninaw na alalahanin doon natin yung may lalang po sa atin, yung ating Diyos, ibig sabihin, na habang tayo ay malakas pa, nakapaglakad pa, may nakakita pa tayo sa ating mga mata, malakas pa yung ating katawan, aba alalahanin natin lagi yung ating Diyos. Alalahanin natin sa ating paglilingkod, alalahanin natin sa ating buong buhay, at alalahanin po natin sa lahat po ng aspeto nating buhay, sa ating isip, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, dapat alalahanin po natin ang ating Diyos. Kaya ano pa po sabi dito, mga minamahal? While, ay, hindi kasi ito yung ano ni brother, ano? Isa. Okay? Sabi dito, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo sa arawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw o bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Karamihan tao, yun ang kadwiran. No? O wala akong panahon dyan. Diba? Wala akong panahon yan sa mga ganun-ganun. Wala akong panahon yan sa mga praise the Lord, praise the Lord. Wala akong panahon sa mga gawain na yan.
Di ba? Sapagkat, whether you like it or not, darating po talaga ang panahon, mga kapatid, na darating sa atin yung masamang araw. Okay? Ano po yung masamang araw? Na minsan, di ba, ay nakikita natin, parang dilim na lang lahat. Yeah? Okay? Hindi na tayo makahakbang, no? Hindi na tayo makapagsalita. So, may mga mangyayari pong ganun, mga minamahal. So, yan naman po ay, syempre, sa nais na rin po yan ang ating Panginoon. Kasi tayo, ayaw naman natin na dumating sa ganung punto. Tama? Ang gusto nga natin ay mas maganda yung natutulog na lang. Tapos, wala na. Tama po? Okay? Nandun na tayo kay Lord. No? Masarap po, nandun kay Lord. Sa totoo lang mga kapatid. No? Kaya huwag nating paghinayangan yung lupa, yung mundo. Huwag nating paghinayangan. Puro ano dito yan. Puro hirap. No? Ang ano natin, ang asam-asamin natin sa buhay natin, yung doon tayo sa ating Panginoon. Okay? So, malinaw po na dapat alalahanin po natin ang ating manlilikha, walang iba kundi ang ating Diyos, habang tayo po ay nabubuhay pa. Sapagkat, ano po ba ang buhay po ng tao? Diba? Sandali lang tayo, no? Akala natin, matagal na tayo dito sa mundo kasi minsan, ang iba, edad ng hanggang 90, 80, 70, ang iba naman, batang-bata pa, wala na. Sabi ni Lord, ang buhay doon natin, katulad po ng isang singaw. No? Singaw. Okay? Singaw ng, maraming singaw eh, no? Hindi po yung singaw sa bibig na tawag ito. Yung sugat, hindi po yung singaw na yon. Kundi singaw na usok. Po? Sabi dito, aklat po ng James, chapter 4, verse 14. No? Okay? James, chapter 4, verse 14. Ang sabi dito? Basahin po natin. Datapwat, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Diba? Mamaya nga lang, di natin alam. Diba? May mga bagay na biglaan, di natin alam yan. Diba? So, sabi ni Lord, sapagkat ano ba ang iyong buhay? Diba? Tinatanong ni Lord kung ano ba ang buhay ho natin. Ito ay parang isang singaw. No? Isang usok. Ibig sabihin, sandali lang dito sa lupa yun. Okay? Ano bang sabi? Na lumitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. Yun pa lang buhay natin dito sa lupa. Kunting panahon lang and then naglalaho. Kaya lagi ko po sinasabi na sa mundo, walang forever. Amen po? Ang forever lang yung ating Diyos. Okay? Kaya samantalayin natin, hanggat tayo po'y nabubuhay pa sa mundong ito, dapat paglingkuran natin yung ating Creator, no? Yung ating Diyos. Yung lumikha sa atin, mga kapatid. Okay, panghuli. Ano po ba talaga ang buong katungkulan ng tao sa mundo ito? What is the whole duty of man here on earth? Okay? Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, sabi po dito, niyan ang Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano daw ang buong katungkulan ng tao? Number one, fear God. Matakot ka sa Diyos. Pag natakot ka sa Diyos, syempre natakot ka rin gumawa ng kasalanan. Amen po?
Pag may takot ka sa Diyos, ginagawa mo ang nais ng Panginoon. Pag may takot ka sa Diyos, ay hindi pwede na hindi ka mag-pray araw-araw, magbasa ng salita ng Diyos, at dumalo sa gawain ng Panginoon. Pag may takot ka sa Diyos, ginagawa mo ang nais po ng ating Panginoon. And then, pangalawa, keep His commandments. Pag sabing keep His commandments, hindi yung iingatan mo lang sa puso mo na hindi mo gawin. Ibig sabihin, gawin mo ang mga utusan ng ating Panginoon. Diba ba? Sa buhay po natin. Okay? Importante po yun, mga minamahal. No? Pero pag nagawa naman natin ito, yung kautusan po ng Diyos, diba? Kasunod noon, pagpapala po ng ating Panginoon. Diba ba? Ano po bang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Dalawa lang po yan, no? Sa buhay po natin. Pagka hindi ka maglingkod sa Diyos, eh sigurado, pagpapalo. No? Papaluin ka ni Lord. Kasi, syempre, anak ka ng Diyos eh. Kailangan kang paluin para matakot ka sa Lord. Para magbalik-tulog ka sa Lord. Ganun po si Lord. Katulad po yan ang magulang natin. Okay? Kaya mas the best na sumunod sa Lord and then ang kasunod noon, pagpapala po ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, okay, ay patuloy po natin sundin. Patuloy po natin gawin ang ating responsibilidad sa ating Panginoon. Anong responsibilidad natin? Paglingkuran po yung ating Diyos. Atin pong gawin ang manalangin, magbasa, at dumalo sa gawain po ng ating Panginoong Diyos. Katulad po nito, napakahalaga. Hindi humalaga ang marami, konti. No? Kahit dalawa lang yan, kahit isa lang yan, one on one, okay lang po. No? Ang mahalaga ay marinig po natin ang Ebanghelyo po ng Panginoon, sapagkat ang Ebanghelyo po ng Diyos, yun po yan ang nagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas, nagbibigay sa atin ng lakas na loob, nagbibigay po sa atin ng comfort, nagbibigay po sa atin ng tinatawag na conversion sa buhay po natin, mula sa maling ginagawa, papunta sa tamang gawa, tinuturuan po tayo ng Diyos. Yun po ang dapat gawin ng isa pong mananampalataya. Okay? At nakita ho natin na ang buhay natin sa mundo ay katulad lamang po ng isang singaw. Isang puso. Nasandali lamang po. Kaya ang buhay natin na ito ay ipagamit po natin sa Lord. Gagamitin natin para sa Lord. Tama po? Mawala man tayo, aba, doon tayo kay Lord, di ba? Lord, arami po yun na ginagawa ko po yung inyong kalooban. So wala kang pangamba. Tama po? Wala kang pangamba sa mundo ito kasi ginawa mo eh ang kalooban ko ni Lord. Unlike doon sa hindi mo gagawin, nagdadalawang isip ka pa, nagdadalawang puso ka pa, no? Na ano kaya ang gagawin ni Lord sa akin? Ano kaya ang mangyari doon? Nakakatakot. Diba? So kung nagawa mo kalooban ng Diyos, wala nang takot po yun, no? Sapagkat ang ating buhay ay pinaglilingkod na po natin o pinaglilingkuran na po natin yung ating Panginoong Diyos. Uling Panginoon, at yun lamang po na makapagbigay sa atin ng lakas, sigla sa ating buhay spiritual.